Pero doon sa 7 taon mong nasa Marlboro Tour, sino yung siklista na hinangaan mo sa local? Mga local cyclist dito sa Pilipinas lang, kasi siyempre naintindihan ko noon, parehas kayo lahat mga pro cyclist, pero meron ka talaga hinangaan na nirespeto mo yung lakas. Lakas si Carlo Gim. Hello mga kakida, hello Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, hello world. Magandang araw sa inyong lahat dyan, mga bike addict or kida ikib. Sa hapon na ito, nakatisod ulit tayo ng isang Marlboro Tour veterans at napaunlakan tayo para ma-interview siya, makausap siya at ibahagi niya yung mga karanasan na nung araw na siya'y nandoon pa sa pro cycling Marlboro Tour nung kapanahonan nila. So ngayon, di na natin patagalin. I-present ko sa inyo, ipakilala ko sa inyo si Mr. Justdado Roy. Tama ba? Ayun. So, si Roy, taga saan ba ang mga Roy? Kalasyaw, Pangasinan. Ayun, shout out dyan, mga kabsat natin dyan sa Kalasyaw, Pangasinan. So, sir, tanong ko lang sa iyo, paano ka ba napadpad sa mundo ng cycling? Ilang taon ka ba nag-umpisa? This is 15 anos pa lang ako. Mga tatay ko, mahilig na sila sa riding. Okay, tapos? Yung sa nahihilig na ako, mga napaglulumahan ng mga pinisa ng tatay ko, bigay sa akin, nabuo ko. Nakakita ako ng mga nagbabike sa, lalong-lalo na si Manuel Reynante, idol siya sa... Ah, si Manuel Reynante. Sa Luneta, nakita ko sa Ross Bolivar. Ano kaya? Kaya ko kaya maging ganyan? Anong taon yun? 1978. So noong 1978 na nakilala mo si Mr. Reynante, ilang taon ka noon? Ano pa lang ako ng high school, nag-aaral ako sa Arroyo. Ah, okay. Ngayon nabalitaan ko si Reynante, nag-graduate din ng Arroyo. Ah, okay. Kaya naging idol ko siya, nakikita ko siya, ikot siya sa Ross Boulevard, dulo. Yun, nagano na ako na gusto ko rin mag-bike. Sa mga lumang piyesa ng tatay ko, binuo ko. Tapos sa cultural, nakita ko rin yung mga umiikot na mga malalakas. Sila Enhad, Alan Enhad, sila Asuncion, mga Lorenzo, brother, mga Kirimit. Sabit lang ako eh, kumakalas ako. yung time na yun na sumasabit ka sa kanila, parang kumbaga, yung time na yun na nag-iinsayo ka pala nag-bike. Nag-umpisa pa lang. Paalam kung paano maglumakas. Oo, paano lumakas. So ilang taon ka na laging ganun? And then, ilang taon ka nagpa-practice, sumasabit sa mga pro? And then, ilang taon mo ginawa yun hanggat nag-desisyon ka na ika nga mag-elimination ako? Ilang taon yun? Ganun. Dumalaro pa ako ng mga school meet. So mga parang, kumbaga sa atin ngayon, mga executive. Mga executive. Ilang taon yun? Kung high school ka? Mga 2 taon. Tapos, ayun, napa-abroad. Napa-abroad ka pa? Kasi nga, kailangan na buong pamilya, pinipisyon na kami ng kuya ko. Sama ako sa edad, 17. Na-abroad ka muna, 17 years old. Canada ako. Nag-Canada. So, paano yung sa biking, life mo? Natigil. 17 years old. So ngayon, nung fast forward tayo, nung sa Canada ka, paano ka bumalik ng Pilipinas? Sabi ko. Ilang taon ka sa Canada? 2 taon ako sa Canada, sabi ko. So 19 years old. Uuwi ako, hilig ko talaga mag-bike. Kakita ako sa Canada ng mga amateur. Ang pangit naman ng bike ng ginagamit. Nag-janitor ako doon. Sabi ko, babalik ako ng Canada, ng Pilipinas. Ipon ako ng puhunan. So 2 taon, nausap ko ang mga magulang ko. So bumalik ka after 2 years, so 19 years old ka nung bumalik? 19 pa lang.
So pagbalik mo, ensayo uli. Pagbalik ko, bumili na kasi may pera na ipon. Mm. Bumili ako kagad ng dalawang bike, pagawa ko ng batalya. Puro sarili kong ano yan. Gastos, wala naman sa suporta. Oo, oh, tama. Nasa kanan kasi. Oo. Oh. Silip pa yung kapatid ko. Mm. Nakabuo ko sa sarili ko. Ang lalakas na ng mga kasabay ko. Ah, okay. Muro malalakas pala na. So, balik uli ka sa ensayo? Sa zero. Sa zero. So, ilang taon mo ngayon binuo yun para makabalik na naman? Dalawang taon. So, 21 years old ka na? Oo, 21. So, anong taon yun? 1986. Ah, 1986? Oo. 21 years old ka nun? Kulang pa. Sumasama ako sa mga veterano. Tapos, hindi pa ako papasa. Ah, talaga? Kung matandaan mo, sino-sino yung mga veterano nung nasamahan mo? Sila Kinilo de Vera, sila Reynante, kasama ko yun, sila Rica Puente, lahat ng mga ano, sila Oclarino. Ah, si Tatabone, Bonifacio Oclarino. Sama-sama lang ako sa kanila, dahil siyempre, hindi naman tayo. Wala pa ako yung, ano, technique sa pagpapalakas. So, fast forward, ilang taon mo ginawa yun? Dalawa, tatlo? Dalawa. Tapos nung pang ano, 1987. 87? Sila na mismo nagsabi sa akin na pwede ka na kasi hindi na nila ako napapakalas. Ah, okay. As in, pwede nang mag-apply sa pro. Elimination. So, 1987 yun? 1987, nag-elimination. Ah, 1987 yun, nag-elimination ka. So, ano nangyari sa elimination? Pumasa ka kagad? Oh, galing. Pang-anim ka agad. Ah, pang-anim ka kagad. Ah, so, 1987, pero ang laro mo, pang 1988 na, o 87 din? Pang 87. Ah, 87 din. After elimination, laro pang agad? Laro na. Elimination ng January, tour ng April. Ah, April. Okay. And the summer. Summer tour yun. Ah, summer tour. Summer tour. Pero, nung nakapasa ako 1987, ano lang, medyo i-abante ko lang ng konti. From 1987 na nakapasa ka ng ano, pro cyclist, ilang taon ka nag-tour? Pito. So, kung 1987 hanggang 1994. 93. Ah, okay. So, balik tayo sa 1987. So, noong 1987, anong team ang nasalangan mo? Ano pa kami nung araw, ha? Pilihan pa ang mga kapitan. Ang mga team nung Mavericks, Spurs, ng Kabayo, Balboa. Nakuha naman ako ni Kapalan. Ah, si Kitalan. Anong team yun? Kapalan. Spurs. Ah, Spurs yun. Spurs. Ako yung rookie niya. Ah, yun yung rookie. Ikaw yung rookie sa team nila. Sa team nila. So, matandaan mo, sino-sino pa yung ano mo, mga katimis mo nung una kung maalala mo? Si Kapalan, si Maranya, Juanito de la Cruz. Ah, Juanito de la Cruz. Ilan kayo nun? Anim lagi. Anim. Maranya, de la Cruz, Kitalan, ulang pa ng... Gonzaga. Sa na lang? Isang rookie rin, si Florante Pagulayan. Si Florante Pagulayan. Dalawa kami yung rookie sa team na yun. Kasi yun ang pinakamaraming rookie nung 1987. Maraming bumagsak na veterano. So ngayon, sa naranasan mo sa unang taon mo sa tour, anong masabi mo sa unang tour na? Enjoy mo ba? Nahirapan ka ba? O kahit na mahirap, kasi hiling. Dahil hilig talaga. Kasi dahil ko ipakita sa mga kapatid ko. Hilig ko. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil lang talaga sa bike? Dahil sa bike. Oo. Grabe, adik sa bike. Sira-sira na ng pag-aaral. Wala na. Pero baksak. Dahil sa bike. Sa bike. Yung bikers na talaga. So, nung 1987, nung unang salang mo sa tour, kung matandaan mo, sa overall ba? Anong... Malayo ako kasi malayo. Mahirap. Isa pa, kaming mga rookie, kami rin na naglalaban-laban. Kayo din naglaban-laban. Sinuha na isang rookie of the year. Tama. Kaso nauna na kaagad, napakalakas naman nakasabay kong rookie. Sinong mahigpit yung kalaban? Sino yung malakas noon nung 1987? Si Gonzalo Espiritu. Si Gonzalo. Oo, nakita ko ng laro ni Gonzalo Espiritu. Sumipa. Nalaktawan na kami. Hindi na kami makahabol sa rookie. Oo nga. Tama. Alagaan na lang yung mga kapitan kung anong mga ano. Pero nung unang salang mo ba sa tour? Di ba sa siklista, mayroong sprinter pero mahina sa ahon, mayroon namang malakas sa ahon pero mahina sa patag. Doon ba sa ano mo? Ahon patag ang laro mo? Wala akong sprint. Ano lang ako? Wala akong sprint. Climb ang laro mo talaga. Patag pwede rin. Pag-remate yan, hindi ako
Hindi ako sprinter. Ah, okay. Inuntahan ko sila ng breakaway. Ah, breakaway. Yun ang laro mo sa breakaway. Kasi alam kong hindi ko sila kaya sa rematian. Sa breakaway ba dati? Sino madalas mong nakasabay? Yan, sila Casas. Ah, sila Rodolfo Casas. Mga Pangasinan. Ah, okay. Nakasabit. Masarap kasi kasama yung mga Pangasinan. Pag nakasabit ka na sa kanila, kahit di ka na pumalit. Ah, okay. So, ah, ganun ba yun? Makagulang ka. Kaya lang, kahit anong gulang mo, malakas talaga sila. Nakakalas ka na lang sa hirap. Pero nung 87, nung 88, salang ka uli. Pero sa ibang team naman, no? Ano na naman? Ah, sa ibang team naman. Napunta naman ako kay Boyacs. Ah, Boyacs. Anong pangalan ng team naman? Troopers. Ah, Troopers. Naalala mo pa? Yung iba, hindi ko na matatasad. Yung unang-una talaga, tanda ko yung Trukia ko. Yung isa kayong huli. Lalo yung huli, tandang-tanda ko kasi ayoko na sanang tumakbo ng tour. Dahil sabi ko parang, wala, hindi yata swerte. Swerte lang sa mga fiesta, one day race. Ah, sa mga one day race, yung mga executive. Nakakampi kami, mga nila Dolosa, Domingo, isang grupo namin. Ah, isang grupo nyo? Kahit nahiwaiwalay kami sa team, pagkatapos ng tour, dadayo kami ng mga laban, magkakampi kami. Ah, ganun. Pero doon sa mga, nung ano, from simula, di ba, 6 years, 7 years ka ba na sa tour? 7 taon? Sinong mga taga-Pangasinan ang ano, mga naging ka-teammates mo? Yung huling-huli nag-Pangasinan na ako. Ah, huling-huli na, mga 1993. Kasi naging ano, isa sa official si paring Atong Dolosa, sabi niya. Pare, ayoko na sanang tumakbo. So 1993, anong team ka kung Pangasinan? Kay Romeo Bonso. Kay Romeo Bonso. Yun yung time na nanalo si Carlo, di ba? Carlo Gabe, tama ba? Champion si Carlo. Champion siya nun, di ba? 1993. So, ibang team naman sila. Iba rin. Ano ba Isiha yan? Sila. Ah, ano ba Isiha pala dala nila Carlo Gabe? Ah, okay. Kami, dalawang team ng Pangasinan. Isang East Pangasinan, isang West. Ah, isang East, isang West. Ikaw East naman, sa ano ka? Sa West ako. Sa West ka. Kasi dito kami sa Calasciao. Sual. Sual si ano eh, Romy Bonso. Ipinigay ng mga taga-West. Ah. Kaya, iba yung taga-kabila. May Ilocanja rin. Oo. Ang NCR, dalawa rin ang team. Ang NCR, yung dalawa rin. Ang B, saka A. Kasi malawak ang NCR, di ba? Oo. Pero ikaw, simula nung na-sports ka, pangalawang taon, ibang team naman, ilang team ka? Nung 7 taon ka sa tour, ilang team ang nasalaan mo? 7 team din? 7 team. Iba-iba. Ah, naging doble lang ako kay Catalan. 1989 saka 87. Kasi kilala niya ako na tulungan ko talaga siya. Ah, si Catalan. Tulong. Kasi may party ka sa mga kapitan mo sakaling mag-chop. Iba naman. Ah, okay. Kaya, oh, pero saka yung team nyo alaga. Ah, tama. Laban ng team eh. May premium ang team eh. Ah, oh, tama. Sa best of time sa team. Pero nung nag-tour ka, sino yung naka-teammates mo na talagang malakas din? Na naging ka-teammates mo? Malakas siya, si Catalan. Si Armando Catalan. Ah, si Armando Catalan. Ayun yung ano, di ba? Tama ba? Nasa Nueva Ecija ba siya? Nueva Ecija. O, parang nakita ko nga siya. Hanggang ngayon buhay pa siya, di ba? Oo, nanggang buhay. Ayun. Okay. Shout out yan, Sir Catalan. Saka pag binibiro ko yung pag kasi ako, ugali ko mag-ayos ng mekaniko ko ako sa sarili kong bike. Oo. Minsan mag-anong ko yung bike ni ano, kapitan. Sir, kapitan, ano, may galug ah? Sabi sa akin, politis yun yan. Ah. Diyo ko nakita, kahit na alog-alog lang ang ano niya. Bagay, mas maganda yung may kalog kaysa yung may pit, di ba? Ah, okay. Bumabayo talaga. Pero doon sa 7 taon mong nasa Marlboro Tour, sino yung siklista na hinangaan mo sa local? Mga local side, dito sa Pilipinas lang. Kasi siyempre, naintindihan ko noon, parehas kayo lahat, mga pro cyclist. Pero meron ka talaga hinangaan na nirespeto mo yung lakas. Si Carlo Gim. Carlo Gim talaga. Ako sa akyatin. Talaga. Kasi pag magkakasama kami, barkada kami. First lap pa lang na magkakasama kami sa ano pa, pang 40 pa eh. Oh, kasi yung mga overall na eh. Nung nagkita kami ni Carlo, 2018 yata, may mga kwento siya. Pero may kwento mo ba? Minsan ba sa laro, sa ahon, o sa lugar man, na nakasabay mo sila? Nasa ano? Sa mga ensayo. Hindi, sa laro. Sa laro.
saang lugar na yung hindi mo makalimutan na nakasama mo siya sa ano? Nakasama mo siya sa pagbakan talaga? Talagang sa laro, sa turna. Sa turna? Sa turna, anong lugar mong di, matandaan mo? Kung anong lugar, Marcos Highway ba? O madalas dyan sa ano? Sa Kinon? Nakasabit din ako sa Kinon eh. Sa Kinon? Oo, kasi pag killer lap namin. Oo, killer lap, so, tama nga. Nakikita ko rin talagang malakas eh, kasi pag tumayo na siya eh. Ah, talaga? Parang tinatayuan niya. Pag tumayo na, may di. Pusa akong gumagano. Ito yung nag-rival sila ni si Coach, no? Renato Dolosa, 1993. Oh, yun yung ano. So, nakikita niyo yung action talaga. Nakikita. Si Paring rin eh. Pilip din ako umawal. Magaling mag-shifting naman. Ah. So, bas, mas kinahangaan ko siyempre, nakikita ko sa lakas talagang umawal. Si Carlo Gil, si Biro mo, magkakasama pa kami sa top 40. First up. Oh, sila nandiyan sa top 10. Oo nga, no? Dating ng Baguio, isa-isain niya na. Oo, para idikit yung oras. Mag-deep overall. Mahirap. Talagang malakas yung mga. Malakas talaga mga. Diba? Oh, sa ano, sa international cyclist naman. Halimbawa sa Tour de France, sa Giro Italia, sa international na cyclist, sinong inangaan mo? Kagaya ko, inangaan ko si halimbawa si Lance Armstrong, mga ganon. Si Armstrong, kasi gusto ko si Armstrong, maganda rin si Armstrong. Beto, Remate, saka Weimer. Ah, siya din ang inahangaan mo. Yung forma, so yung forma ng sipa niya. Ah, pero sa buong, ano mo, buong season mo, 7 years ka sa Marlboro Tour, ano yung pinaka, yung mga masayang moment na maalala mo lang? May mga masayang moment na nangyari sa iyo doon sa tour na di mo makalimutan. Kahit sabihin natin, hindi ka pinalad na pumwisto or ano. Pero masaya ka. May mga pangyayari na masaya ka sa nangyayaring yon doon sa tour. Oh yeah. Katulad nung kung pari ko, nasa bawak ng overall sa pari rin. Masaya na ako kasi kasiyaan ko yung mga kasama ko. Pero naging ka-teammates mo siya? Hindi rin. Palap na magkasin. Ah, okay. Hindi ko lano, pangkasin na lang. Oo nga pala, tama. Pero hanggat matutulungan ko sa mga kabulan, pangko. Oo nga, kasi kaya pag nakakuha ng lapang isa sa amin, kasi yan. Ah, okay, very good. Pero yung sad moment naman sa tour, na sad ka dahil anong katulad nitong sugat ko nito, may kukwento ko sa kanila. Akala ko balina ito. Bakit? Sumimplang? Simplang. Madalas ako sumimplang. Hindi natin. Kahit na maingat ka pag nadamay ka sa simplangan. Mm-hmm. Ay, hindi mo maiwasan. Hindi meron na akong sugat na inaalagaan. Papagaling na. Ayos ka. Magaling na. Sabi ko sa mga katil ko. Magaling na sugat ko. Bukas makakabawi. Sumimplang na naman ako. Anong taon siya? 1991 yun. So, sumantag na naman yung akala ko, mga 15 minutes hindi ako nakabaho. Akala ko balino. Kasi yung lumabas yung puti, may tayo yung tourist cement. Kaya yung trato ko ng last stop, tinalihan ko na mahili, baka kumayin yun. Okay. Ngayon akong banib na malaki. Parang pilay, akala ko balino yung tuhod ko kasi napakahakdi pala nun. Kasi lumabas yung puti. Kasi nakayod. Kasi kaya nakayod sa kalsada. Tinuhod ko pa ulit. Ayun yung pinakasad moment mo. Pero yung tour na yun, natapos mo naman kahit na simple. Alam ko, ayaw ako. Pero papaayawin naman pag di na may dahilan ka. Tuloy naman. Kaya lang, pagdating ng mga 15 minutes na iganong ko, sakay ka agad. Habol sa grupo na. Pero nung kailan ka, di, alam natin, naikwento mo na 7 years ka, tumigil ka sa Marlboro Tour na. Anong damdamin ang nag-udyok sa'yo para sabihin mo na, enough na, tama na, hinti na ako? Kasi nga, sabi ko, maraming ito ng swerte. Tama na, naging professional ako. Parang trabaho naman, So, ilang taon ka nung tumigil? 35 tumigil ka na. So, kung halimbawa, tawag nito, para kung halimbawa may gusto kang ipayo dun sa mga kabataan ngayon na gusto pang mamisikleta at gustong lumakas at saka mag-pro cyclist, anong payo ang maipayo mo sa kanila? Payo ko, basta sipag lang. Sipag. Huwag punayin ang yapa.
Ah, okay. O, tama. Madalas nga. Dapat nga daw. Dapat lagi daw naka. Sa ambisyo, huwag mag-bisyo. Oo. Andyan lang ambisyo. Oo. Saka ka na mag-bisyo pag laos ka na. Oo, pwede rin. Pwede. Malakas ka na. Oo, pwede rin. Sipag lang sa ensayo. Oo, tama, tama. Lalakas, makukuha mo rin. Oo, tama. Tama. Doon sa mga ano naman, doon sa mga kapwa na nating veterano na sa bisikleta noon, lalong-lalo na yung mga huminto na mag-bike, ano naman may payo mo sa kanila? Magbalik sila sa bike. Oo, kasi para pagkatawa na lang. Oo, ano, kasi oo, kasi kung tawag sa English yun, health is wealth. Kayamanan ang kalusugan. Oo, tama, tama. Para gusto ko magkita uli kami mga Malboro kahit na mag-tour kami. Oo. Ayun, kanina may nakita ako, na-videohan ko na, dun sa classic mong bike. Ano bang kwento dun sa classic na bike na yun? Oo, ito. Ano bang nakuha na ko na ng video eh? Paano? Yung huling ano ko eh, hindi ko nga nagagamit. Minsan ginagamit ko rin dyan sa paglinggo. Oo. Eh, parang, sabi ko, dyan ka muna, nagsawa ka na sa... Ay, yung bike ba yun? Yun yung ginagamit mo dati sa tour? Ito. Oh, ito. Ito siya. Sawa ka na naman nung araw ko, para ka nalang kita na remembrance. Ah, remembrance. Tama. May sentimental value. Minsan gagamitin din kita. Ah. Ayan ako. Pag tinatamad ako ayusin isa. Ah. Ginagamit ko yan. Ah, okay. Pero mahabol ko lang ha, mahabol. Nakalimutan ko lang itanong kanina. Doon sa 7, yung sa 7 taon mo sa tour, may matandaan ka bang nanalo ka ng lap? Wala, wala talaga. Hanggang 5th lang. Yun. Hanggang 5th? Sa lap? Sa lap. Wala akong panalo. Ah, talagang ano, sabi kasi nila minsan destiny rin eh. Talagang swerte. Pista. Yun ang mas marami. Eh kahit ngayon doon sa laro sa Las Piñas eh, malakas pa rin eh. Kasi magkakampi ka mga anong araw, ang lakas ng ano namin. Tropa namin, Dolosa, Domingo. Ah, oo, oo, kasi nung araw. Geringel, Ramos, Balmes, kaming grupo na yan. Pag dumayo na, sigurado. Hanggang, ano na, parang sweldo na. Ah, so bilang pagtapos, meron ka bang pasalamatan, i-shout out, o sino bang... mga pasalamatan mo sa buong... Lalong-lalo sa'yo. Ay! Pag-iwala mo, ayun. Hindi. Nakunan natin ang ito, kakatawan para... Tapos ang mga... Papasalamat ako sa mga... Lalong-lalo na kay Sir Alex. Kasi... Ah, si Alex Bilian. Binibitawan. Kung wala na, siguro wala ng mga palaro. Oo nga, si Alex Bilian. Wala ng mga... Sa Team Excellent. Excellent team. Wala ng mga laro-laro. Naguhulad siya, tuloy-tuloy. Mapalaro. Hindi ka siya ng mga silista. Malaking bagay nga na ginagawa ni Sir Alex Bilian. Samantalang sa'yo, take all lang. Walang makapag-sayo. Oo, tama. Samantalang Sir Alex, sana ganun din yung mga iba makaalala. Sponsor man lang na ano. Oo, pwede. Palaro-laro, kahit na magkano lang ang pwede. Oo, yun, pwede. O, sa ano, sa pamilya mo ba? May shoutout ka ba? Misis, mga anak? Misis, Matay tayo dyan, mga. Peace. Anak ko pala. Anak ko. Aral lang kayo. Ayan, tama. Saka, si Misis, pagtsaga lang. Pagtsaga mo na ako. Oo nga naman. Importante, pamilya. O, aral talaga. Kasi kung titingnan natin, kung balikan natin yung mga nakaraan, siguro, kung ako, halimbawa, kung may karamihan kasi nagpayo talaga nila, ibang mga siklistang mga veterano dyan, nagpayo talaga. At maaari daw aral. Ayun. Aral. Pagtrabaho lang ako dahil sa sikap. Tsaryo. Libre ng tsaryo. Nagkaroon ako ng maraming suki. Ah, okay. Yun ang pinagkabalaan mo hanggang ngayon. Tapos, wala. Bumaksak sa panahon na to. Ah, okay. At sa Rama o sika. Ah, okay. Laban pa rin. Oo, laban pa rin. Kaya nagpapasaya sa akin ang bike. Oh, tama. Oh, nga naman. Dingo, gusto ko kayong makita. Okay. Oh, kaya nga para sa akin yung mga veterano talaga sa tour. Yun ang isa sa matawag kong bike addict. Kung babaliktarin mo, Kida Ikib. Oh, yun yung channel natin. Oh, yun yung channel natin kaya. So, anyway, wala na. Maraming salamat. Di ba? Oh, nagpasalamat din ako sa kanya dahil pinahon na marami tayong natutunan sa buhay-buhay. Una, yung mga gustong mag-bike dyan, ang sinasabi niya, magtiyaga, mag-insayo.
magsipag. Huwag magbisyo at mag-aral. O, diba? Para dumating ang panahon, kargado na ang tuhod mo dahil sa health mo maganda. Kargado din ang isip natin sa edukasyon para kung saan mang laban sa buhay ang gagawin natin, meron tayong edukasyon na dala. Ang edukasyon na hindi maagaw kahit kanino man. So yun, so, tulad ng sinasabi ko, maraming salamat sa kanya, maraming salamat sa inyo mga subscriber. Salamat sa lahat ng 3,800 subscriber. Kayo ang lakas namin, mga kida, ikib or bike addict, para ipatuloy namin ang advocacy. Hindi lang ito, interview, hindi lang karera makita niyo sa amin. May iba pa kami gagawin, sorpresa. Tandaan niyo lang, antayin niyo dito sa channel ni Kida Ikib. Tumutulong kami, nagtutulungan kami bawat isa sa amin bilang si Krista dahil kami, nabuhay kami na nagtulong-tulong. So, kagaya ng mga nakaraan, isa lang din ang masabi ko bago magtapos, ang Diyos ay mabuti. To God be the glory. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Okay. Bye-bye. Yeah.